kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kaniyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinagdiriwa ngayon sa buong simbahan ang dakilang kapista ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Dapat kahapon ng kapistahan ito, March 19. Ngunit dahil sa linggo ng panahon ng Kwaresma kahapon, kaya inilipat sa susunod na araw ang kapistahan ni San Jose. Si San Jose ay ang patron ng buong simbahan. Tulad ng inalagaan at ginabayan niya si Jesus dito sa lupa, gayon din patuloy niyang inaalagaan at ginagabayan ang simbahan dito sa lupa, ang simbahan na siya ang katawan ni Kristo. Alam natin na si San Jose ay kinilala ng anghel na anak ni David. Ang ibig sabihin nito ay galing siya sa lipi ni David. Dahil sa siya ang tumayo na tatay ni Jesus sa lupa, ang kanyang prerogatives bilang anak ni David ay ipinamana niya sa kanya. Kaya si Jesus din ay kilalang anak ni David. Kaya ang pangako ng paghahari na galing sa lipi ni David ay natupad kay Jesus. Si Abraham ang pinangakuan ng Diyos na maging ama ng isang malaking lahi. Si Abraham ay hindi lang ama ng mga galing sa laman. Siya ay ama ng mga tao na nagmana ng kanyang pananalig sa Diyos. Kaya hindi lang siya ama ng isang lahi, kundi lahat ng mananampalataya. Kaya siya ay kilala na pinanggalingan ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano at ng mga Muslim. All of these belong to the Abrahamic faith. Kahit na isa ang anak ni Abraham ayon sa laman, pero dahil sa kanyang pananalig, siya ang naging ama ng napakaraming tao. Isipin na lang natin na halos kalahati ng mundo ngayon ay may pananampalataya na gaya kay Abraham. Si Jose ay galing kay Abraham hindi lang dahil sa kanyang lahi, siya ay Hudyo, ngunit higit sa lahat dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Tinanggap niya si Maria bilang kanyang asawa at tumayo siya bilang ama ng anak ni Maria dahil sa kanyang pananalig sa salita ng anghel. Nakiisa siya sa plano ng Diyos ayon sa sinabi sa kanya ng anghel. Kaya tayo sa simbahan ay itinuturing din natin si San Jose na ating ama at ginagabayan niya tayo mula sa langit tulad ng paggabay niya kay Jesus. Ang pananampalataya ni Abraham
at ang pananampalataya ni San Jose ay pinakita nila sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos sa kanila. Nananalig tayo, kaya tayo ay sumusunod. Hindi madali na sumunod kay Abraham kasi wala siyang nakikita na ebidensya. Wala pa siyang hawak sa lupa na ipinangako sa kanya. Wala pa siyang anak, paano siya magiging ama ng isang malaking laki. Ganun din si Jose. Wala namang ebidensya na pinanghawakan siya, kundi ang salita ng anghel na ang nasa tiyan ni Maria ay galing sa Espiritu Santo. Pero naniwala sila. Dito nakikita ang kadakilaan ng kanilang pananalig sa Diyos. Hingin din natin kay San Jose ang ganitong pananalig. Itaya natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Ito ay totoo at ito'y maaasahan. Magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos sa ating pagiging masunurin sa Kanyang salita. O banal na San Jose, tulad mo, naghahanap din kami ng kalooban ng Diyos sa aming buhay. Hindi naglihim ang Diyos sa iyo. Hindi rin naglilihim ang Diyos sa amin. Tulungan mo kami na tulad mo, sumunod din kami sa kalooban ng Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.